Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kami noon ay malayo sa inyo at lumakad sa kasalanan. Noong hindi namin kayo kilala, kayo ang unang umibig sa amin at sa Jesus ay ipinako sa krus bilang kapalit namin. At sa pamamagitan ng inyong mahalagang dugo, ay nilinis ninyo ang lahat ng kasalanan at pinalaya ninyo kami mula sa sumpa at kahatulan. Salamat po sa dakilang biyaya na ibinigay ninyo sa amin. Iniligtas ninyo ang aming kaluluwa at ginawa kaming mga anak ng Diyos. At binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng langit. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagkakatipon sa inyong harapan upang purihin ang inyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aral ng salita at makisama sa banal na fellowship. Naniniwala kami na kasama namin kayo sa oras na ito. Bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin at hawakan kami sa pamamagitan ng inyong mahabaging mga kamay. Pakiusap, puspusin niyo po kami ng biyaya, salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu. At kung mayroon man po sa amin na hindi patunay na nakakaunawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, buksan niyo po ang kanilang puso at tulungan silang manampalataya sa Ebanghelyo upang magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa na gaya namin. Sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng brothers and sisters na nagpapanatili ng kanilang pananampalataya sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, ingatan niyo po sila at punuin ng higit pang salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mas matapang nilang maipahayag ang Ebanghelyo at mas maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. Sa mga may sakit at nangihina, palakasin niyo po sila sa pamamagitan ng inyong Espiritu upang makapamuhay pa sila para sa kalooban ng Diyos sa natitira nilang buhay. Panginoon na nagbibigay sa amin ng salita na aming kinakailangan at nagtuturo sa amin ng daan na dapat namin lakaran. Sa oras na ito, ituro po ninyo sa amin ang inyong salita at banal na kalooban. Ituro sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Verse 3 at 4. Unang Pedro chapter 1, verse 3 at 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Para sa mga bagong naligtas, sa mga linggong ito, ibinabahagi ko ang sermon na may pamagat na ang buhay at ang patay. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Nang maligtas tayo, ang ating espiritong patay sa kasalanan ay muling nabuhay. Si Adan ay sumuway sa salita ng Diyos. Kinain niya ang bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinag-utos ng Diyos na huwag kainin. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Kaya nga, kahit na hindi ka agad namatay ang kanyang katawan,
Namatay ang kanyang spirito ng araw na sumuway siya sa salitaan ng Diyos. Namatay ang spirito, ibig sabihin ay naputol ang relasyon sa Diyos. Kahit na ang kuryente ay may kakayahang magpailaw ng mga bumbilya, magpaandar ng iba't ibang uri ng makina, hindi ito mabubuhay kung putol ang wire. Sinasabi nating patay ang kuryente. Katulad nito, pag putol ang relasyon sa Diyos, sinasabi nating patay ang spirito. Kaya nga, ipinanganak tayo na patay ang spirito. Kahit na buhay ang ating katawan at gumagalaw ito, sa mata ng Diyos, patay tayo. Gayunpaman, sinabi ni Jesus sa Juan chapter 5 verse 21, kung paanong ibinabango ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagbuhay sa mga spiritong patay sa kasalanan. Ang gawain ng pagdiligtas ay hindi nangyayari ng basta-basta. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Upang maligtas ang ating kaluluwa, dapat bayaran ng Diyos ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga ang bugtong anak ng Diyos, ang walang salang si Jesus, ay pumarito sa mundo sa anyo ng tao. Siya na matuwid ang namatay para sa mga makasalanang tao. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at tinubos niya tayo. Kung mananampalataya tayo sa biyayang ito, ang spiritong namatay sa mga pagsalangsang at kasalanan ay mabubuhay. At ang naputol na relasyon sa Diyos ay naibabalik. Kapag dumating ang elektrisyan at inayos ang linya ng kuryente, ang lahat na patay na makinarya ay nabubuhay muli. Tulad ito, naligtas tayo nang manampalataya tayo sa Ebanghelyo. Ang ating spiritong patay ay nabuhay at nagkaroon tayo ng pakikisama sa Diyos. Kaya tayong mga ligtas ay tinatawag na buhay at ang mga hindi paligtas ay tinatawag na patay. Mayroong nagsabi kay Jesus, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang sariling patay. Kakaiba ang mga salitang ito. Paano ililibing ng patay ang sarili nilang patay? Ibig sabihin, silang buhay ang katawan, ngunit patay ang espiritu. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang sarili nilang patay. Subalit para sa iyo, sapagkat ikaw ay buhay, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Kaya may gawain na dapat gawin ang buhay at may mga gawain na dapat ipaubaya sa mga patay. Kaya sa Biblia, inilalarawan ang ligtas bilang buhay at ang hindi ligtas bilang patay. Kaya tayong mga ligtas ay buhay. Ngunit, bago tayo naligtas, dati ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diablo. Na ating ginagawa ang mga pagnanasa ng laman at pag-iisip. At tayo noo'y mga katutubong anak ng kapuotan, gaya naman ng iba. Ngunit, gaya ng sinabi sa Efeso chapter 2, iniligtas tayo ng Diyos. Binuhay niya tayo. Tayo na noo'y mga patay sa mga pagsalangsang at kasalanan ay muling binuhay. Kaya ang buhay at ang patay ay magkaibang magkaiba. Sa mata ng Diyos, ang mga ligtas na Kristiyano ay buhay. Ang mga buhay ay may gawain na dapat gawin. Ang mga ligtas na Kristiyano ay hindi pwedeng mamuhay na tulad ng patay. Ang isang taong papunta sa langit ay hindi pwedeng mamuhay na gaya ng taong papunta sa impyerno. Ang anak ng Diyos ay hindi pwedeng mamuhay na parang anak ng Diablo. Kahit na nakatira tayo dito sa mundo, tayo ay hindi taga rito. Mayroon tayong pag-asa na makapasok sa langit. Ngayon, Diyos na ang namumuno at namamahala sa natitirang buhay ng mga ligtas na tao.
Kaya dahil sa tayong mga ligtas ay buhay, kailangan nating matutunan sa pamamagitan ng Biblia kung paano tayo dapat mabuhay. Ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa paksang ito. Sa unang Pedro chapter 1 verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ngayon, kaya nating magpuri dahil sa tumanggap tayo ng dakilang biyaya mula sa Diyos. Sa katunayan, ang mga hindi ligtas ay hindi kayang magpuri sa Diyos. Oo, pwede silang magpuri gamit ang kanilang bibig, ngunit wala silang puso o kwalipikasyon na magpuri sa Diyos. Dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos at Ama ay Ama na natin. Ang Diyos ay Ama na natin. Pagkatapos maligtas, pwede na nating tawagin ang Diyos na Ama naming nasa langit. Gaya ng sa Mateo chapter 6, mayroon na tayong lakas ng loob na tawagin ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay bilang Ama. Hindi na tayo nahihiyang magpakilalang anak niya. Hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayong mga kapatid. Naitatag ang isang bagong relasyong magkapamilya. Kaya sa Efeso chapter 2, sabi, tayo ay mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ngayon, tayo ay tinatawag na mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, gaya ng binanggit sa Efeso chapter 2 verse 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na nahabag sa atin. Kahit na ang nakapatay ng 100 tao ay pwedeng magmakaawa. Maawa ka sa akin. Kung kaawain siya, siya'y mabubuhay. Ngunit kung hindi, ay mamamatay. Ang nagligtas sa atin ay ang walang pasubaling awa ng Diyos. Sapagkat hindi ninanais ng Diyos na mapahamak ang sinumang makasalanan. Nahabag siya sa kanila at ninanais niya na maligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Kung titingnan natin sa Juan chapter 3, sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig sabihin nitong tubig at ng espiritu? May mga nagsasabi na ang tubig daw ay luha o sipon kapag nananalangin ng taimtim. Ngunit hindi ito tama. Sa Biblia, ang tubig ay malamig na rumaragasa pababa. Ito ay sumisimbolo sa hustisya at katuwiran ng Diyos. Tulad ng panahon ni Noe, ang mundo ay hinatulan sa pamamagitan ng tubig. At nang lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, nilunod ng Diyos ang mga Ehipsyo sa dagat na pula. Kaya ang tubig na ito ay sumisimbolo sa katuwiran ng Diyos. At nang si Jesus ay binautismuhan sa ilog ng Jordan, ang kanyang buong katawan ay inilubog sa ilalim ng tubig. Nung bautismuhan tayo, hindi ba't inilubog din ang buong katawan natin sa tubig? Ang pagbinyag sa mga bata ay sa mga Katoliko nagsimula. At kinalaunan ay ginaya ng mga Protestante. Ngunit, ang orihinal na bautismo, maging sa English, ay baptism. Ibig sabihin, ilubog sa ilalim ng tubig. Kaya ang paglubog ni Jesus sa ilalim ng tubig ay sumisimbolo sa kanyang kamatayan at pagdilibing. At ang pag-ahon sa tubig ay sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang bautismo ni Jesus sa ilog ng Jordan ay naglalarawan sa kanyang kamatayan, libing at muling pagkabuhay.
maging sa aklat ng mga gawa. Kapag sila ay binabautismuhan, bumababa sila sa lugar na mayroong maraming tubig. At pagkatapos ay umaahon sa tubig. Kasi ang bautismo ay kailangang ilubog ang buong katawan sa tubig. Kaya, ang tubig at spirito ay tumutukoy sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos ang ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, binigyan tayo ng panibagong buhay. Ang ibig sabihin ng ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng tubig at spirito ay tinubos niya ang ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, tinanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at tumanggap din tayo ng panibagong buhay. Ibinigay din ng Espiritu Santo. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At sa 1 Pedro chapter 1 verse 23, ipinanganak na kayong muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ibig sabihin, naunawaan natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin na maunawaan ito. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga, ipinanganak na muli sa pamamagitan ng salita, ipinanganak na muli sa pamamagitan ng Espiritu, magkapareho lang ito. Tayo'y ipinanganak na muli. Nung ipinanganak tayo sa mundo, iniluwal ng ating mga magulang itong katawan natin. Ang buhay sa katawan ay paghahanda upang maipanganak na muli ang ating espiritu bilang anak ng Diyos. Kagaya ng ibon na nangingitlog, ang itlog ay kailangang mapisa upang maging ibong lumilipad. Ang panahon ng pagiging uod ay panahon ng paghahanda upang maging paru-paro. Kaya hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mamuhay lamang para sa katawan sa loob ng ilang dekada, kundi upang tayo ay maipanganak na muli at matanggap ang kaligtasan at makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sa Juan chapter 3 verse 3, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya kapag naunawaan ng tao ang Ebanghelyo, siya ay ipinapanganak na muli at nagkakaroon ng buhay na pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli ay mayroong buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Ngayong araw, gusto kong magsalita tungkol sa buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Ang mga ipinanganak na muli ay mayroong buhay na pag-asa. Ang mga hindi ipinanganak na muli ay walang tunay na pag-asa. Ninanais ng mga tao sa mundo na magtagumpay sa buhay. Para silang nangangarap ng gising. Kahit na magkaroon pa sila ng maraming pera, sumikat at umasenso sa buhay, ang lahat ng mga ito ay didipas at mabilis na mawawala. Gaya ng sinabi sa 1 Pedro, ang lahat ng laman ay damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Ang lahat ng inaasahan at pinapangarap ng mga tao sa mundo, ito ay hindi tunay na pag-asa. Ito ay isang guni-guni. Hindi ito pag-asa. Kaya, sino ba ang pinaka nakakaawang tao sa mundo? Sila na walang tunay na pag-asa. Anong pag-asa ba mayroon ang mga taong hindi ligtas? Nag-aabang sa kanila ang kamatayan. At hindi nila nalalaman kung kailan sila mamamatay. Kahit na napakaliit na bakterya, kapag pumasok sa utak nila, pwede silang mamatay. Hindi nila alam kung kailan sila mamamatay. Natatapos at namamatay, ganyan ba ang pag-asa? Ang hayop, tapos na ang lahat pag namatay. Ngunit dahil sa ang tao ay mayroong spirito, ang kamatayan ay hindi pa katapusan. Mayroong paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Kaya mas mabuti pang hindi ipanganak ang mga taong walang pag-asa. Kaya ang mga taong walang pag-asa, nakakaawa talaga sila. Bago tayo naligtas, nabubuhay din tayo na walang pag-asa. Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman,
sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang layunin ng buhay ng tao ay hindi upang magkamit ng maraming kayamanan. Hindi ito ang tunay na pag-asa. Sa verse 20, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Tama. Ngayong ligtas na tayo, mayroon tayong buhay na pag-asa. Sapagkat ito'y pag-asa na magtatagal magpakailanman, walang hanggan, maluwalhating pag-asa. Dapat nating matanggap ang buhay na pag-asang ito at makapasok sa pangako ng buhay na pag-asa. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Silang mayroong buhay na pag-asa ay mayroong manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Isang mana na walang hanggan na ibinigay ng Diyos. Ngayon, para sa mga naligtas, ipinahintulot sa kanila ng Diyos na manahin ang walang hanggang langit. Sa John chapter 14, labis na nabahala ang mga alagad sapagkat sinabi ni Jesus sa kanila na siya'y mamamatay, muling mabubuhay at pupunta sa Ama. Panginoon, nabubuhay kami na mayroong kagalakan at katapangan kasama ka. Anong mangyayari sa amin kung aalis ka? Nang ang mga alagad ay napuno ng kalungkutan at pag-aalala, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang Diyos ay naghanda ng maraming maluwalhating mansyon sa langit para sa mga ligtas na banal. Siya ay naghanda ng isang manang hindi nasisira. Walang dungis at hindi kumukupas. Ang lahat ng bagay na narito sa mundo ay mabubulok, masisira at mawawala. Ngunit binigyan tayo ng isang manang hindi kailanman kukupas. Ito ang pamana ng Diyos na inilaan sa langit para sa inyo. May inihanda siyang walang hanggang mana sa langit para sa atin. Ito ang buhay na pag-asang inaasahan natin. Iniligtas tayo ng Diyos upang ibigay ito sa atin. Kailangan nating magbasa ng maraming talata ngayong araw. Pwede ko itong bigkasin para sa inyo, pero sa tingin ko, mas mabuti kung kayo mismo ang makakita. Tingnan natin sa Tito, pagkatapos ng ikalawang Timoteo. Tito, chapter 3. Tito, chapter 3. Verse 4 at 7. Babasahin ko po. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ito ay isang mahalagang paliwanag kung paano naligtas ang mga Kristiyano. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Naligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa o anumang nagawa natin para sa Diyos. Hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran. Sa katunayan, wala tayong nagawang kahit na anong matuwid sa mata ng Diyos. Gumagawa tayo ng kasalanan na gaya ng pag-inom ng tubig. Subalit ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng kanyang walang pasubaling habag at pag-ibig,
at sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Muling kapanganakan, sa letrang Chinese ay muling pagsilang, ipinanganak na muli. At mayroong dalawang bagay na binanggit dito, paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hinugasan ni Jesus ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at binabago niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa makatawid, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo. At sa verse 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya dapat nating malaman na tayong ligtas ay tumanggap ng Espiritu Santo. Napatawad ang ating mga kasalanan, naligtas, ipinanganak muli, naging anak ng Diyos, natanggap ang buhay na walang hanggan, natanggap ang Espiritu Santo, magkakasabay ito. May himno, I am so wondrously saved from sin, Jesus so sweetly abides within. Nung bagong ligtas ako, ang alam ko lang ay napatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan magpakailanman. At hindi na ako mapupunta sa impyerno. Yun lang ang alam ko. Subalit, habang patuloy akong nag-aaral ng Biblia, naunawaan ko, ako pala'y anak na ng Diyos. Ako pala'y ipinanganak ng muli. Nasa akin pala ang Espiritu. Sa Galatia chapter 3, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o pakikinig sa pananampalataya? Tinanggap natin ang Espiritu Santo nang tayo'y makinig at manampalataya sa Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo ay Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, iisa lamang. Kaya sa Tito chapter 3 verse 6, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Inaring ganap. Ibig sabihin, itinuturing ng Diyos na para bang natupad natin ang buong kautusan at wala tayong nagawang kasalanan. Pinatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay inaring ganap. Ginawa tayong matuwid na gaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan at ibinigay niya sa atin ang kanyang katuwiran. Tinupad niya ang buong kautusan para sa atin. At sa verse 7, yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Anong pag-asa ang mayroon tayo? Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang mga naligtas ay hindi darating sa kamatayan. Mayroon bang pag-asa para sa isang taong mamamatay? Kinalaunan. Hindi magtatagal, sila na nagpapakasasa sa kayamanan, kasikatan at kapangyarihan ay maglalahong lahat. Gaya ng singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. At saan mapupunta ang mga taong iyon? Pagkatapos ng kamatayan? Sinasabi na sa Biblia na ang mga hindi naligtas ay pupunta sa lawa ng apoy na siya ikalawang kamatayan, doon sa apoy na walang hanggan. Kaya mga taong hindi ligtas ay mga taong walang pag-asa. Nakakaawa sila. Nakakalungkot ang mangyayari sa kanila pagkatapos ng kamatayan. Sa Roma chapter 8, at kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya tayo ay naging mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tagapagmana, parang hindi ka panipaniwala, di ba? Subalit, totoo ito. Tayo ay tagapagmana. Sa unang Juan chapter 2, ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Nang tayo ay maligtas, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Ang buhay na walang hanggan ay nangangahulugan na kailanman ay hindi na mapapahamak. Sinasabi ng iba
na pwede pa daw mapunta sa impyerno ang mga ligtas na tao kung makakagawa sila ng mali. Walang katuturan ito. Buhay na walang hanggan na may katapusan at anak ng Diyos na pupunta sa impyerno? Hindi yan pwedeng mangyari. Ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan. Kaya nga, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi darating sa kamatayan. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa kanya. Pinatawad ang ating mga kasalanan at ibinigay ang isang bagong buhay sa atin. Kaya ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Kaya sa Roma chapter 6, ituring ninyong kayo'y tunay na patay sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. At sa Juan chapter 10 verse 28, hindi sila agawin ng sino man sa aking mga kamay. Ang taong ligtas ay nasa kamay ng Panginoon. Kung ibebenta ng isang tao ang lahat ng kanyang ari-arian upang bumili ng isang mamahaling alahas, hindi ba niya ito iingatan? Baka mawala ito? Talagang pakaiingatan niya ito. Kaya nga inilalagay ang mga mahalagang kayamanan sa underground safe ng Bank of Korea. Pero kahit na makapagnakaw pa ang mga magnanakaw doon, hindi maagaw ng Diablo ang kaluluwa ng mga ligtas na tao mula sa kamay ng Diyos at ni Jesus. May doble o triple pang siguridad sa kamay ng Diyos. Ito ang pag-asa ng buhay na walang hanggan, nasa kamay ng Diyos at nasa kamay ni Jesus. Ito ang pangako ng Diyos sa mga ligtas na tao. Ang pangako ng Diyos ay hindi nababago. Kaya pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng maluwalhating bagay sa langit ay ibinigay niya sa atin bilang mana. Ito ang buhay na pag-asa. Dapat nating paniwalaan ng matibay ang pag-asang ito. Dapat na matatag nating panghawakan. Tingnan natin sandali sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 24. Roma chapter 8 verse 24, basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo iniligtas sa pag-asang ito. Ibig sabihin ay iniligtas tayo para magkaroon ng walang hanggang pag-asa. Kung ang mga taong ligtas ay walang pag-asa, tunay bang pag-asa kung mamamatay lang din naman tayo sa huli? Kaya tayo idiligtas sa pag-asang ito. Idiligtas tayo para magkaroon ng walang hanggang pag-asa. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita? Sa nakikita. Sa mga material na bagay na nakikita ng ating mga mata. Ang pananabik sa mga iyon ay hindi pag-asa. Hinahangad ng mga tao sa mundo ang nakikita nila. Hindi yan tunay na pag-asa. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. At sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay paniniwala sa kanyang salita. Bagaman hindi natin nakita ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa, pinaniniwalaan natin ito sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang kanyang salita na natutupad sa kasaysayan ay talagang totoo. Naniniwala tayo sa hindi natin nakikita. Sa unang Pedro chapter 1, hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa Biblia, may mga bagay tayo na naiintindihan at may mga bagay tayo na hindi naiintindihan. Sa pamamagitan ng mga bagay na naiintindihan natin, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kaya ba nating unawain ang lahat ng hindi nakikitang kapangyarihan ng Diyos?
Pinaniniwalaan natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, ang walang hanggang pag-asa, ay hindi nakikita. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Nakatitiyak tayo sa inaasahan natin. Mayroon talagang walang hanggang langit. Siyempre, si Jesus ay nagmula sa langit. At sinabi niya sa Juan chapter 3 na siya'y nagpapatotoo sa kanyang nakita at narinig. At sa Roma chapter 8 verse 25, subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Hanggang sa matanggap natin ang hindi natin nakikita, hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Kaya sa Hebreo chapter 10 verse 36, kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kailangan nating magtiis hanggang sa matanggap natin ang maluwalhating pag-asa na ipinangako sa atin ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Roma chapter 8 na kailangan natin ng pagtitiis. At sa Roma 12:12, magalak kayo sa pag-asa. Nagagalak tayo dahil sa pag-asang ito, di ba? Ipagpalagay natin na mayroong isang taong napakayaman at sinabi niya sa kanyang anak, "Anak, kapag ako'y namatay, ipapamana ko ang lahat sa iyo." Kaya ang anak niya ay may pag-asang yumaman, di ba? Pero ipagpalagay natin na ang anak na ito ay naaksidente at namatay. Kung ganoon ay hindi matutupad ang pag-asang yun, di ba? At kahit na matupad, ito ay panandalian lamang. Subalit, ang pag-asang ibinigay sa atin ng Diyos ay maluwalhati at walang hanggan. Hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Ganyan ang ating pag-asa. Kaya nga, nagagalak tayo sa pag-asang ito. Kaya nga, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian. Noon, ang mga Kristiyano ay nagtiis ng napakaraming pag-uusig at kahirapan, di ba? Ngunit may pag-asa sa kabila ng kamatayan. Sa mga gawa, chapter 7, makikita natin si Esteban, isang lingkod ng Diyos na pinatay ng mga Hudyo habang ipinapahayag niya ang salita ng Diyos. Ano ang kanyang nakita noong siya ay sugatan dahil pinagbabato siya? Sabi niya, "Nakita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos." Habang siya ay pinagbababato ng mga Hudyo, ang pintuan ng langit ay nabuksan ng maluwang para kay Esteban. At si Jesus na nakaupong kasama ng Diyos ay tumayo nang si Esteban ay pinagbababato hanggang sa mamatay. Ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakita niya. Kaya kahit na siya ay pinagbababato, hindi niya naramdaman ang sakit. At nanalangin siya para sa mga bumabato sa kanya hanggang sa siya ay mamatay. "Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanan ito." Ito ang kaparehong panalangin ni Jesus doon sa krus. Kaya dapat tayong magalak sa pag-asa. Huwag tayong maghanap ng kagalakan sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Lilipas ang lahat ng ito. Gaya ng batang naglalaro ng lobo, biglang pumuputok ito. Kaya huwag tayong magalak sa mga bagay ng mundo. Magalak tayo sa ating walang hanggang pag-asa. Nagagalak tayo dahil sa ating maluwalhati at walang hanggang pag-asa. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Dahil dito, matitiis natin ang mga pagsubok at pag-uusig maging hanggang kamatayan. Kaya nating tiisin. Tingnan din natin, sandali, sa Hebreo. Hebreo chapter 6. Hebreo chapter 6,
Verse 17. Hebreo chapter 6, verse 17 hanggang 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayun din naman, sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring mabago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Sa mga tagapagmana ng pangako, nakalaan sa atin sa langit ang isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. At nais ng Diyos na maipakita na hindi maaring mabago ang kanyang pasya, kaya pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng isang sumpa. Noong unang panahon, kapag ang mga Israelita ay nangangako, sila ay nanunumpa. Isinusumpa ko sa Diyos, parang ganito. At kapag sila'y nanunumpa, hindi nila pwedeng bawiin ang sinabi nila. Nang kunin ni Jacob ang pagkapanganay mula sa kapatid niyang si Esau, noon, nagutom si Esau at nanghingi ng nilagang lintehas kay Jacob. Kaya sinabi ni Jacob sa kanya, "Madali para sa akin ang ibigay ito, ngunit mayroon akong isang kahilingan." "Ano yun?" "Kahit na magkapatid tayo, iilang segundo lang ang pagitan. Naipanganak ka lang ng mas maaga. Kaya ipagbili mo sa akin ang iyong pagkapanganay at pagkatapos bibigyan kita ng nilaga." "Ano ang sabi ni Esau?" "Mamamatay na ako sa gutom. Ano ang silbi sa akin ng pagkapanganay? Sige." "Sige, ikaw na ang panganay mula ngayon. Kuya, pahingi ng nilaga." At sinabi ni Jacob, "Hindi, kailangan mo munang manumpa." Si Esau ay nanumpa sa Diyos at nakuha ni Jacob ang pagkapanganay at pinakain siya ng nilagang lintehas. Pagkatapos noon, hindi na niya pwedeng bawiin pa yun. Hindi na pwedeng mababi pa. Kaya gusto ng Diyos na pagtibayin ang kanyang pangako, kaya siya ay nanumpa upang ipakita na hindi magbabago ang kanyang isip tungkol sa manang ibinigay niya sa atin. Maging Diyos nanumpa. Paano siya nanumpa? Siya ay nanumpa sa kanyang sarili. Kaya sa verse 18, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. Ano ang dalawang bagay? Na hindi mababago ang pangako ng Diyos, at ang Diyos ay hindi sinungaling. Ito ang dalawang bagay. Upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Nagtungo sa kanlungan. Kaya makakaiwas tayo mula sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo, sa mga mapandayang bagay ng mundo. Napakaraming tukso sa sanlibutan, napakaraming bagay na walang kabuluhan. Ngunit lumalayo tayo sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo dahil nanumpa ang Diyos na mayroon tayong mamanahing mas mabuti kaysa rito. Ito'y isang bagay na nakakamangha. Pwede namang sabihin ng Diyos na sabi lang, ngunit pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng sumpa. Pinagtibay niya sa pamamagitan ng sumpa. Alam natin na ang Diyos ay tapat at tutuparin niya ang kanyang pangako. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing.
Ang pag-asang ito ay isang tiyak at matibay na angkla. Alam naman ninyo kung ano ang angkla, di ba? Noong unang panahon, kapag naglalayag ang mga tao, kapag may dumating na malakas na hangin o bagyo, pwede nitong tangayin ang barko papalayo. Kaya para huwag matangay ang barko, ibinababa nila ang angkla sa dagat. Kapag ang barko ay nakaangkla sa ilalim ng dagat, nakaangkla, hindi ito lulutang papalayo. Paugoy-ugoy lang. Kaya nga tinatawag itong angkla ng kaluluwa. Ang pag-asa na mayroon tayo ay isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Kaya makakalakad tayo sa harap ng Diyos na hindi natitinag. Tiyak at matibay. Ito ang pangako ng Diyos. Ang pag-asang ito ay angkla ng kaluluwa. Isang bagay na matatag at hindi matitinag. Kahit na ano pang pagdurusa at kahirapan ang harapin natin. Kaya makakalapit tayo ng buong tapang sa harapan ng Diyos. Tiyak ang pag-asang ito. Iniligtas tayo ng Diyos upang bigyan ng walang hanggang pag-asa. Tingnan ulit natin sa Hebreo. Chapter 10, verse 23. Hebreo, chapter 10, verse 23. Hebreo, chapter 10, verse 23. Babasahin ko po, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Siya na nangako ay tapat. Diyos ang nangako, at ang Diyos ay tapat at totoo. Kaya nga, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Naligtas tayo upang magkaroon ng walang hanggang pag-asa. Iniligtas tayo ng Diyos upang ibigay sa atin ang pag-asang ito. Kaya, panghawakan nating matatag ang ating pag-asa nang walang pag-aalinlangan. Ano mang kahirapan ang pagdaanan natin sa mundo, ano mang tukso ang dumating sa iyo, gaano man kagandang tingnan ng mundo, huwag tayong magpapatangay sa puso natin. Tinutukso tayo ng Diablo sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Ngunit, dahil sa naniniwala tayo sa pangako ng Diyos, hindi tayo matitinag. Kaya maging matatag, matibay na panghawakan. At lumakad tayo sa harapan ng Diyos hanggang sa matupad ang pag-asang iyon. Kaya panghawakan ng matatag. Kumapit ka ng mahigpit. Ngayon, tingnan natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Filipos, Colossians. Colossians chapter 3. Verse 1 hanggang 4. Colossians chapter 3 verse 1 hanggang 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang mga salitang ito ay napakahalaga. Sapagkat kayo'y namatay na. Nang mamatay ang Panginoon, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Nang si Jesus ay namatay, ako na makasalanan ay namatay din at inilibing na kasama niya. Kaya, ituring ninyo na kayo ay tunay na patay sa mga kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Tama. Kung tayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo,
Muli tayong binuhay kasama ng Panginoon. Sa Galatia chapter 2 verse 20, sinabi ni Apostol Pablo, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang aking mga kasalanan ay ipinako sa krus kasama ng Panginoon at ako ay namatay. Ngayon, binigyan ako ng Panginoon ng isang bagong buhay at ang Panginoon ay nabubuhay sa akin. Kung ikaw ay binuhay na kasama ni Kristo, dapat hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas. Hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo. Ngayong ligtas na tayo, ang mata ng ating pananampalataya ay dapat na nakatutok sa Diyos doon sa itaas. May himno, araw-araw hinahanap ko ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos." Kaya may himnong ganito. Naroon ang Panginoon at siya ay nananalangin para sa atin. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kaya si Jesus na ating tagapamagitan ay nananalangin para sa atin. Kaya dapat nating ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, huwag kang mapalapit sa mga bagay na nabubulok at tilipas, sa mga bagay na walang kabuluhan. Kay Jesus natin dapat itutok ang pag-iisip natin. Sa Isaias, iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo. Kaya itutok ang mga mata sa kanya, huwag lumingon sa iba. Panatilihing nakatutok sa kanya ang puso at pag-iisip natin. Ituon ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na. Nang si Jesus ay ipinako sa krus, sinabi ng mga Hudyo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, buwaba ka sa krus at maniniwala kami sa iyo." Sinubukan ng Diablo na tuksohin si Jesus sa krus, ngunit si Jesus ay hindi nagpadala sa tukso. "Hindi, patay na ako sa krus." Dinadaya din ng Diablo ang lahat ng ligtas na Kristiyano sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo. Hindi niya kayang agawin ang ating kaligtasan, ngunit kaya niya tayong tuksohin at gawing walang silbi. Kaya ano ang dapat na sabihin natin sa Diablo? "Patay na ako! Ipinako na ako sa krus. Ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito." Sa Galatia, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo ang laman na kasama ang masamang pagnanasa at kahalayan nito. Namatay na tayo. Patay sa sanlibutan, ngunit buhay sa Diyos. At ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ang ating buhay ay nakatago kay Kristo. Kaya tayo ay ganap na ligtas. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ang Panginoon ang ating buhay at siya ay magpapakitang muli. Kapag si Kristo na inyong buhay na ahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang Panginoon ay darating sa kaluwalhatian. May himno, "Ang tagapagligtas na hinamak ng mundo, babalik na may kaluwalhatian." Kapag ang Panginoon na hinamak ng mundo at namatay sa krus ay muling dumating, siya ay magpapakita na may kaluwalhatian ng Diyos. At tayo ay mahayag na kasama niya sa kaluwalhatian. Hindi sa katawang ito. Babaguhin ng Panginoon ang ating katawan at bibigyan tayo ng maluwalhating katawan na mas maganda kaysa mga anghel. At makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kahit na nakatira tayo sa mundo, hindi tayo kabilang dito. Kabilang tayo sa langit.
Kaya ang pag-iisip natin ay dapat na nakatuon sa langit. Kaya huwag nating hayaan na matangay ng sanlibutan ang puso at pag-iisip natin. Ang lahat ng mga bagay sa mundo ay lilipas at maglalaho. Kaya ituon ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya ang puso natin ay hindi dapat mailigaw ng mga bagay ng mundo. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Kumikita tayo ng pera, subalit kailangan natin gamitin ang pera para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang puso natin ay hindi dapat mailigaw ng pera. Huwag na huwag mong iisipin na ang pera ang mag-iingat at magpapasaya sa iyo. Kailangan natin gamitin ng pera. Ang sapatos ay para sa paa, hindi mo pwedeng ilagay sa ulo. Kung may nagregalo ng mamahaling sapatos sa iyo, hindi pwedeng, sayang naman kung isusuot ko. Ang layunin ng sapatos ay para isuot mo. Kagaya nito, ang sanlibutan ay parang sapatos na kailangan nating apakan. Kaya ang mga makamundong pagnanais, pagnanasa ng laman, mata at pagmamataas sa buhay ay pain ng Diablo. Dapat nating itapon ito. Kailangan nating alisin. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Siya ay darating sa sandaling panahon. May naalala ko noong nakaraang linggo, pagkatapos ng huling session ng Bible Seminar, may isang brother na nagtanong sa akin, "Pastor, ilang taon ka na po?" "Ah, 83 na ako." "Ha? Ipagpipray ko po kayo." Sa tingin ko ay nag-aalala siya sa edad ko. Ngunit huwag kayo mag-alala, malusog pa naman ako gaya ng nakikita nyo. Maaari nga mauna akong pumunta sa Panginoon, ngunit sa tingin ko, haharap tayo sa Panginoon ng magkakasama dahil napakalapit na ng kanyang pagdating. Totoo ito. Tingnan niyo ang mga nangyayari sa mundo. Matagal pa ba sa tingin ninyo? At ito ang araw na pinakahihintay natin, maging ng mga banal na nauna sa atin. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung titingnan ninyo sa Levitiko, huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa. Sa Levitiko chapter 11, binanggit dito ang tungkol sa mga hayop at insekto na itinuturing na angkop kainin. Ang balang ay lumilipad sa pamamagitan ng panlunsad sa kanyang sarili. Kaya itinuturing silang angkop kainin. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito literal na pwede at hindi pwedeng kainin. Mayroon itong mas malalim na kahulugan. Na ang mga ligtas ay may kakayahang lumipad. Subalit kung hindi nila ginagamit ang kanilang pakpak at sa halip ay gumagapang lamang, sila ay kabilang sa sandibutan. Ibig sabihin, ang kanilang pag-iisip ay nasa mga makalumang bagay at marumi ito. Kaya sa Kawikaan chapter 15, para sa pantas, ang landas ng buhay ay paitaas.
Ang mga pantas ay ang mga Kristiyano. Pataas ang landas ng ating buhay. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40. Chapter 40, verse 30. Verse 30. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y pailan lang na may mga pakpak na parang agila. Pailan lang na may mga pakpak na parang agila. May himnong gaya nito. Silang naghihintay sa Panginoon, pailan lang. Pailan lang na gaya ng agila. Kaya tayo ay pumapaitaas patungo sa Panginoon araw-araw. Pataas! Para sa walang hanggang pag-asa, ang ating mga puso at pag-iisip ay dapat na paitaas ng paitaas. Habang tumataas tayo, mas lumiliit ang mundo. Ang aking bahay at bayan ay nagmumukhang maliit. Ang liliit ng bahay. At ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Kung mas tataas ka pa, hindi mo na sila makikita at mas lalawak ang iyong pananaw. Habang ang ating puso ay pumapaitaas patungo sa Diyos, ang lahat ng mga makamundong bagay ay nawawala at mas lumalawak ang puso natin. Sinabi ni John Wesley, "Ang mundo ang aking parokya." Ibig sabihin ng parokya ay lugar na kailangang ma-evangelize. Mayroon din tayong world mission. Kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Napakarami pang tao ang hindi ligtas. Kaya kailangan nating pumailang lang na gaya ng agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Sa Panginoon, tayo ay magpapanibagong lakas. Magpapanibagong lakas. May himno, sila na hindi naghihintay sa Panginoon ay pababa ng pababa na gaya ng mole sa lupa. Sila na hindi naghihintay sa Panginoon, ang mga hindi ligtas. Nakakita na ba kayo ng mole? Naguhukay sila at bumababa sa lupa. Kakaiba ang kanilang itsura. Sobrang liit ng kanilang mga mata. Hindi nga nila maimulat ng maayos. Hindi nila mahanap ang daan paitaas. Pababa lang sila ng pababa. Hindi tayo dapat pababa na gaya ng mole. Hindi pababa. Kahit na ang katawan natin ay narito sa lupa, ang puso't pag-iisip natin ay dapat na pumapailang lang na gaya ng agila. Huwag ninyong kalimutan na tayong mga Kristiyano ay mayroong buhay na pag-asa. Iniligtas tayo para sa pag-asang ito. At sa mundong ito ay lumalakad tayo na taglay ang pag-asang ito. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Sa mga awit, 39 verse 5, babanggitin ko na lang po ang sinabi ni David. Narito, ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay.
Kaya ang ating mga araw sa mata ng Diyos ay iilang dangkal lamang. Kung maglalagay ka ng langgam sa palad, mabilis na mauhulog ito. At sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ang kumita ng maraming pera at umasenso sa buhay ay hininga lamang sa mata ng Diyos. Maglalaho din ang lahat. Ito'y walang kabuluhan. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Sinasabing walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubuntun at hindi nalalaman kung sinong magtitipon. Ang tao ay hindi nakukontento sa maraming pera. Kahit na mapasa kanila pa ang mundo, ilang taon lang ba sila mabubuhay? Grabe ang kanilang kahangalan. Tunay na bawat tao ay nakatayo. Ibig sabihin, naging matagumpay sa buhay, ngunit hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Ang anino ay lumilitaw ng saglit at pagkatapos ay naglalaho. Ganito ang buhay. Si David ay isang dakilang hari na sumakop sa mga nakabalibot na bansa. Ngunit sinabi niya, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan. Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David ay nabuhay na may totoong pananampalataya. At tingnan natin saglit sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9. Sunod sa kawikaan ay Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. Verse 4. Chapter 9, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit siya, nakasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ito ay isang interesanteng talata. Inihahambing ang isang buhay na aso sa isang patay na leon. Ang leon ay kahanga-hanga, di ba? Kung titinan mo ang leon, mayroon itong maangas na buhok. Pero kung ang leon ay patay, ano naman ngayon? Kaya ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ano ang mas gusto mo? Sabi rin dito, siya nakasama ng lahat ng nabubuhay. Ibig sabihin, nagsasama-sama ang mga ligtas na pupunta sa langit. Ito ang grupo ng mga naligtas na banal, di ba? Kabilang tayo dito. Pagdating ng Panginoon, magkakasama tayong pupunta sa langit. At lahat ng nabubuhay ay may pag-asa. Walang hanggang pag-asa. Ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Ito'y kakatwang salita. Ang buhay na aso ay tumutukoy sa may hirap na kalagayan ng mga ligtas na Kristiyano. Bagamat sila'y ligtas, sila'y nagdurusa, naghihirap, at nagtitiis sa buhay. Sila'y inuusig at nagdurusa. Ngunit, ang kanilang spirito ay buhay. Ang mga aso ay hindi mas kaakit-akit kaysa leon. Ngunit sila'y buhay. Ang Kristiyano ay buhay na tao sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga leon, may mga tao sa mundo na makapangyarihan, maraming pera, sikat at matagumpay sa mundo. Leon sila, pero patay. Walang halaga. Isinulat ito 3,000 taon na ang nakakaraan. Kaya ang mga ligtas na banal,
binanggit dito. Ang mga ligtas na banal na nasa kahirapan at nagdurusa, at ang mayayamang tao na nagpapakasasa sa mundo. Kaya, kapag nakikita natin ang karangyaan nila, isipin natin sila'y patay na leon. Wala tayong dapat na ikatakot o ikainggit sa kanila. Wala tayong dapat na ikainggit sa kanila. Wala rin tayong dapat na ikatakot. Sa Roma chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tayo ay nagkasala, mga makasalanang dapat nahatulan ng Diyos patungo sa impyerno. Ngunit nang maligtas tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, naging anak tayo ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos at mayroong pag-asang makapasok sa langit. Hindi tayo kanais-nais na tao, di ba? Ipagpalagay natin na may isang anak na pangit at may problema sa katawan. At sabihin nating ang tatay niya ay presidente. Kung tatawagin niya ang presidente na tatay, mapapahiya ba siya? Ang tatay niya ay presidente. Mapapahiya ba siya? Tatay! Mapapahiya ba siya? Hindi siya mapapahiya. Yayakapin siya ng kanyang tatay at sasabihin, anak ko, anak ba siya dahil gwapo? Hindi. Anak siya dahil ipinanganak bilang anak. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo naging mga anak ng Diyos. Kaya masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Ang mga makasalanang tulad natin ay naligtas at nagkaroon ng maluwalhating pag-asa. Hindi natin ito ikinahihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso. Tingnan natin sa Unang Tesalonika, chapter 4. Unang Tesalonika, chapter 4, verse 13. Unang Tesalonika, chapter 4, verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung kayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ipagpalagay natin na ang isa sa ating mga brothers and sisters ay namatayan ng ligtas na magulang o kapatid. Wala tayong dapat na ikalungkot sa totoo lang. Ano ba ang mas mabuti? Mabuhay bilang mayaman o mamatay na ngayon na pupunta sa langit? Ano po? Talaga? Oo? Tama! Totoo ito. Gaano man kaganda ang mga bagay sa mundo, wala ito kahit sa kalingkingan ng langit. Walang bagay sa mundong ito ang maikukumpara sa kaluwalhatian at kagandahan ng langit. Wala. Kaya si Apostol Pablo, kahit siya, ay ilang beses na nagnais na makapunta na kaagad sa langit. Minsan, ganito rin ang iniisip ko.
Ngunit nabubuhay pa tayo sa mundo dahil may kailangan pa tayong gawin. Kaya ang mga ligtas ay kailangang gumawa para sa Panginoon. Hindi pwedeng pagkatapos maligtas ay punta na agad sa langit. Nabubuhay tayo sa mundong ito dahil mayroon pa tayong dapat gawin. Kapag ang isang ligtas na brother o sister ay pumanaw, nakakalungkot dahil hindi na natin siya makikita dito. Ang mga anak ni Pastor Son Yangwon ay nabihag ng mga komunista at dalawa sa kanila ang namatay. Sumayaw siya sa harap ng kabaong. Baliw ba siya? Nasa langit na ang mga anak ko. Kinuha na sila ng Diyos. Kaya hindi kailangang magdalamhati kung ang isang ligtas na brother o sister ay pumanaw. Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Mayroon tayong pag-asa, di ba? Upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang panahon sa pagitan ng paghihiwalay at ng muling pagkikita ay hindi mahaba. Sapagkat kung kayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang mga natutulog ay silang naunang nagtungo sa Panginoon. At pagdating ng Panginoon, ang mga banal na namatay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Ang araw na iyon ay napakalapit na. Ngayon, tingnan natin sa Filipos chapter 3. Verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ang mga naligtas ay mayroong dalawang pagkamamamayan. Ang mga tao na dito ipinanganak ang katawan sa Korea ay mamamayan ng Korea. Ang ipinanganak sa Amerika ay mamamayan ng Amerika. Tayong mga Koreano ay mga mamamayan ng bansang Korea. Ngunit pagkatapos maligtas, mayroon tayong isa pang pagkamamamayan. Ano ito? Mamamayan ng langit. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Nakarehistro tayo sa langit. Sa talaan ng pamilya sa langit. Ang proseso ng immigration ay tapos na. Ang aking visa ay dumating na. Ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. At totoo ito, hindi ito biro. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas. Hinihintay natin ang kanyang muling pagdating. Darating ang Panginoon upang dalhin tayo sa lupaing iyon. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya mababago itong hamak na katawan tungo sa isang maluwalhating katawan sa kanyang muling pagdating. Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang larva ng tutubi ay nananatili sa ilog bago maging tutubi. Sinabi ng inang paru-paro sa kanyang uod, "Dito ka muna. Mauna na si mama. Dito ka muna. Magkita na lang tayo sa itaas." Sa uli, ang uod ay naging isang paru-paro at lumipad papalayo.
At nakita niya yung mga nasa ibaba. Kahit nasabihin niya sa mga kaibigan niyang kulisap sa ibaba ang tungkol sa mundong ito, hindi nila maintindihan. Hindi ba tinuturuan tayo ng Diyos sa pumamagitan ng kalikasan? Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sa unang Korinto, kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, ang katawang ito ay alabok. Tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit, sapagkat hindi tayo makakapasok sa langit gamit ang katawang ito, di ba? Kapag dumating ang Panginoon, tayo ay babaguhin. Tayo ay babaguhin at sasalubungin natin ang Panginoon. Ang araw na iyon ay hindi na malayo. Isa pang talata. Unang Juan, Unang Juan chapter 3 verse 1. Unang Juan chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama? Ito ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na nagligtas sa atin. At sinabi na tayo'y mga anak ng Diyos upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Ang mga makamundong tao ay hindi nakakakilala sa Diyos, kaya hindi rin nila tayo nakikilala. Isang araw, habang naglalakad ako sa kalye, may isang tuta na gustong kumagat sa akin. Sabi ko, "Hoy, hindi mo ba ako kilala? Anak ako ng Diyos." Sa verse 2, basahin po natin. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Bilang mga anak ng Diyos, minsan tayo ay nahihirapan, napapagod, sinasaway at nagtitiis dahil hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ang isang uod ay gumagapag sa putik, ngunit sa kaunting panahon, ito ay magiging kuligdig at lilipad papalayo. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, kapag dumating ang Panginoon, tayo magiging katulad niya. Kapag siya'y dumating, tayo ay magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya, makikita natin siya kapag tayo ay naging tulad niya. Kaya babaguhin itong ating hamak na katawan. Bibigyan tayo ng maluwalhating katawan. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, may pag-asa tayo na maging tulad niya. Sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Hindi lang masaya na ako na meron akong buhay na pag-asa. Dapat ding linisin ang ating mga sarili, gaya naman niya na malinis. Ano ang dapat nating gawin upang maging malinis ang buhay natin? Kailangan nating lumayo sa kasalanan, itapon ang mga maling pag-iisip. Huwag magsalita ng masasama at huwag gumawa ng mga bagay na mali. Huwag gayahin ang anumang bagay na hindi tama. Walang kabuluhan, mapaghimagsik at malalaswa. Sa kabaliktaran, ang ating mga puso at buhay ay dapat na maging mas malinis ng higit at higit pa, gaya ng sa Panginoon. Tumatagal ng 7 taon
para ang isang uod ay maging kuligdig. Hindi ito nangyayari sa isang magdamag. Habang unti-unti akong nababago, nalalaglag ang balat nito, nagiging isang kuligdig at lumilipad papalayo. Gaya nito, ang ating mga puso at pag-iisip ay nagiging gaya ng sa Panginoon ng higit at higit pa. Sa Hebreo chapter 3 verse 1, kaya nga mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. Tayo ay mga banal na magkakapatid na tinawag upang pumunta sa langit. Hebreo chapter 13 verse 14, dito sa mundo, wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Tayo ay mga dayuhan na naninirahan lamang ng pansamantala sa mundo. Saan man magpalipas ng gabi ang dayuhan, sa hotel man o isang hamak na dako, iiwan din niya ito kinabukasan. Oo, iiwan din natin ang mundong ito pagkaraan ng ilang sandali. Tayo ay mga manlalakbay, kaya nga may himno tungkol dito. Ang tahanan ko ay sa langit. Ako'y lumalakad sa mundo bilang manlalakbay, ang tahanan ko ay sa langit. Ang puso ko'y wala rito. Ang puso ko'y wala rito, ang tahanan ko'y sa langit. Mga brothers and sisters, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-asa sa mundo. Ang isipin natin ay kung paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa mundong ito. Kung ano ang sasabihin niya pagtayo natin sa kanyang harapan. Pagharap natin sa Panginoon, magtatanong siya sa atin. Nagdanak ako ng dugo para iligtas ka. Namatay ako upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Ano ang nagawa mo para sa akin? Ano kaya ang masasabi mo? Si Jesus na muling nabuhay ay nagtanong kay Pedro, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Magtatanong ang Panginoon, minamahal mo ba ako ng higit kaysa lahat ng bagay sa mundo? Tinatanong niya tayo at kailangan natin siyang sagutin. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya sa Mateo, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Mamanahin natin ang kaharian. Kaya tayo ay mga taong may maluwalhating pag-asa. Huwag ninyo itong kalimutan. Huwag kayong magpatangay sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo. Huwag ituon ang pag-iisip sa mga bagay na makalupa, kundi tumingin sa mga bagay na nasa itaas, mga bagay na espiritual at walang hanggan. Tumingin sa itaas na hinihintay ang muling pagdating ng Panginoon. Huwag paibaba katulad ng mole, kundi pataas. Sa natitira nating buhay, dapat tayong mamuhay ayon sa salita at kalooban ng Diyos. Ang muling pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Napakalapit na. Kaya, manalangin po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, Ikaw ang unang umibig sa amin. At sa pamamagitan ng inyong dugo ay nilinis ninyo ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Salamat po sa pagdiligtas sa amin. Patnubayan niyo po kami upang makapamuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Upang hindi namin ituon ang aming pansin sa mga makamundong bagay na walang kabuluhan, kundi mabuhay lamang para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.